guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba ay nakapulot ng pera? Alam nyo po ba na ito ay pampaswerte? Sabi po nila ay dapat daw po na ang pera po ay nakaharap sa inyo bago nyo ito pulutin. Baka kasi may kaakibat itong kamalasan. At kung ito'y nakaharap, alam nyo po ba ang ritual na ginagawa para swertihin sa ating pitaka at tayo po ay hindi mauubusan ng laman sa pamamagitan ng ating napulot na pera sa kalsada. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay nakapulot ng pera, alam nyo po ba na mga dapat gawin dyan para kayo talaga ay swertihin? Dahil madalas po yan ay inilalagay nyo lamang sa inyo pong bag at napapahalo na rin sa mismong pera po ninyo. Mainam po ay huwag mapahalo at gawan nyo po ito ng ritual or gawan nyo ito ng unton para kayo ay swertihin, para siya po ay hindi napapahalo sa iba. At para ang perang ito ay special dahil ito ay napulot mo. Ang sabi lamang po nila, mag-iingat kayo sa mga pulot-pulot dahil alam nyo na, ay ako nga po madalas ako kapag ako ay, halimbawa, punta kaming palengke at ako ay magkukommute. Kapag ako'y nakakita na dadaan sa aking harapan ng ililibing, ako po'y naghahagis ng barya. At nagwi-wish ako dito na isama na ang aking kamalasan sa paglilibing sa kanya. Yun ang wini-wish ko kada ako'y makakita ng makakasalubong ng, o kaya kami isasakyan, makakasalubong kami ng inililibing. Ganun po, maghagis ka daw ng barya. Ngayon, kaya madalas dyan sa ating barya ay napupulot ay mga ganun-ganun, kaya po meron dyang mga barya sa kalsada. Yung mga ganyan sitwasyon, kaya mainam ay beware po kayo sa mga pagpulot at baka instead na swerte ay may taglay na kamalasan. Yan, sabi po nila na kailangan ang pupulutin natin na pera ay nakaharap sa atin ang mismong tao. Parang i-welcome tayo na pulutin natin siya. Pero kapag ito ay nakataob, ay huwag nyo po itong kukunin. Dahil instead na swerte ay malas po yan. Natatandaan ko po dati, ma-share ko lamang, ako po kumbaga nakakita ako sa jeep ng benching ko centavo. At pagkatapos po nito, ay di nahihiya akong pulutin. Pero yung benching ko, ay yung tao ay nakaharap sa akin. Nakaharap, ay gustong-gusto ko ng pulutin. Ako'y nahihiya laang. At pagkatapos po niyan, may pumulot. Ay di ganito na istorya. Diba, benching ko? Ang pumulot po ay isang matandang lalaki. Kapag po ang numero ng lalaki ay, G's. Tapos pag bata lalaki ay 7. Lalaki po 'yon na matanda na. Ay DJs. Ang ginawa ko, G's benching ko kasi hindi siya mawala sa isipan ko eh. Kapag hindi nga po mawala sa isipan ko, kahit mga ganong mga bagay, tinatayaan ko. Ay di ngayon, tinayaan ko po siya. Tumama din po ako doon sa pamamagitan noon. Dahil syempre, marami po akong mga paek-ek na ginagawa, mga pampaswerte sa aking bag. Yung mga ganong sitwasyon, kaya hindi ko makalimutan. Sabi ko, gusto ko sanang pulutin yung benching ko. Yung po pala ay for happiness. Matutuwa ako dahil ako'y tumama. At kumbaga, kahit hindi ko siya napulot, ay binigyan naman din niya ako ng biyaya. Kaya ako'y natutuwa. Ngayon, ito po yung usapin ng pulutan. Kung kayo po ay makakapulot, aba ay kailangan ay yung tao mismo ay nakaharap. Halimbawa, nakapulot kayo ng 20. Ay di yan, nakaharap mismo yung tao sa inyo. Nakaganyan siya. O, huwag po nakataob. Pag nakataob ay huwag niyong kukunin. Instead na swerte, ay malas po yan. At pagkatapos, di ito yung 20. Ngayon, kumuha po kayo ng bato na nagmula sa maaring bahay ng mayaman or kaya po sa bahay po ninyo. Basta kailangan ay bato na nagmula sa inyo or kaya sa bahay ng mayaman. Ako po ay meron akong pinuntahan na isang kaibigan at siya po ay may kaya at siya po ay nagpa-landscape ng kanilang bahay. Ngayon, dun po sa kanilang
Sa may gilid ng terrace ay nagpalagay sila ng napakasosyal na iba't ibang kulay ng bato na binili pa talaga niya to sa mga parang sa Stone 2000. Ayan, malapit lang din po yun dito sa amin dun. Pero hindi naman masyadong malapit. Medyo malaylayo sa may Bardang Carmona pa po yan. Stone 2000. Ang dami po doon iba't iba yung pwede rin mapalagay sa aquarium ng mga maliliit na stone. Ayun, okay po yun. Ngayon, kumuha ako ng isa lamang piraso na hindi niya nalalaman. Kumuha ako ng isa. At natutuwa ako. Marami siyang ganito. Iba-ibang kulay. Meron pong kulay na berde, may red, may pure black, ayan, nilagay niya lang sa gilid ng kanyang terrace. Talagang nanginginang-nginang kasi na siya po ay mahilig din sa mga bato. Kumuha ko ng isa. At pagkatapos, sabi ko sa isip ko, ito ay gagamitin ko sa ritual. Ito nga, gagamitin ko to sa ritual at itong 20 pesos na to. Yan lamang, 2 piraso lamang ang ating kailangan. At syempre, lalagyan natin to ng asin. Ang asin ay isa sa mga, ganyan po ang pagtiklop ha. Yan, yan. Ang asin kasi, para walang kumontra sa lahat ng iyong nanaisin. Lahat ng nanaisin mo ay matutupad. Ayan, yan po itsura. Ayan. Pagkatapos, etong kinuha kong batong to, ilalagay ko po dyan. Ayan, dyan ha, ganyan. Ayan. Kahit anong kulay na bato, basta nang galing sa mayaman, ayan, tapos asin. Kailangan galing sa mayaman o sa loob ng inyong bakuran. Yun lamang. At pagkatapos, lagyan natin ito. Para special siya. Hindi siya mapahalo. Yan. Yan po yan. Medyo hihigpitan nyo siya para hindi siya balgi. Yan. Medyo gagandahan nyo. Yan, yung itsura niya. Ngayon, kailangan natin ng sinulid. Sisimulan natin dito. Sa dulo. At gagandahan natin. Yan. So, swertehin ako sa'yo pagkakalooban mo ko ng milyones na pera. At ako ay malabong maubusan ng pera, padami ng padami, pero pag ubos ay malabo. Magkakaroon ako ng lahat ng aking mga pinapangarap. Magkakaroon ako ng bagong bahay. Imagine niyo po, 'di ba? Mula nung ano, ang bilis po ng mga naganap, talagang malaking pagbabago, milya-milya. Kaya ako, ako po sa inyo ay gayahin niyo po ang aking mga ginagawa at hangad ko po na tayo po ay magkita-kita soon at magkamustahan at lahat po ay maging okay. Lahat ng mga pangarap natin ay matupad. Yan. Ganyan lamang po. Tiin nyo po itong mabuti. Yan. Kailangan wala siyang mga dumi-dumi, excess dito. Mainam ay pulido po ang ano, para kung halimbawa ay mainam po kasi laging ganyan malinis at para mas mabilis ang talab. At with feelings ang pagganap na kayo po ay suswertein sa ritual na ito. Yan. Parang pag may nakakita, ay ano kaya ito, kaganda naman ng tahe. Ayan. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang ritual sa pamamagitan ng mga napulot na pera. I-try nyo po yung inyo po mga napulot. Lagyan nyo po ng ganito. Ito lamang, bato lamang at yung napulot ninyong pera. Ito po ay magdadala sa inyo ng swerte. Ito ay ilalagay ko itong ginagawa kong to sa bago kong bag na ngayong darating na 2020 kasi papatan ko na yung bag ko ng kulay dilaw na may halong nagre-red. Parang nagbuburgandi yung hawakan niya na pinakita ko na po yun minsan sa inyo. Yun ang aking gagamitin para siksikliglig at umaapaw na biyaya
ang aking makakamtan ngayon 2020. At hangad ko na ganun din po kayo, kung gusto nyo pong paltan ang inyo pong pitaka, ang inyo pong bag, ay paltan nyo na yan. Baka may kaakibat po yung kamalasan para hindi na yan sumama. Pero hindi nyo po muna gagamitin. Ako po hindi ko po ginagamit siya. Talagang gagamitin ko to sa uno, sa alas 12. Doon ko po nilalagyan ng maraming laman, lahat ng mga pampaswerte, para po lalong swerte ngayon darating na 2020. May bit-bit akong body bag sa 2020 para isang taon ako may bit-bit at napakaraming laman ng loob. Ayan. Yan, ganyan lamang po ating gagawin. Tapos gandahan natin ang pagkakabuol para maganda ang pagkakatahi po natin. Ayan, ganyan lamang po. Tapos, ilalagay po natin to sa loob ng ating pitaka or sa loob ng ating bag at sasabihin natin dito ay siksikliglig at umaapaw na biyaya ang ipagkakaloob mo sa akin at lahat ng aking mga naisin ay matutupad at lahat ng mga pinapangarap ko ay matutupad at pagkakaloban mo ko ng maraming pera or maraming or limpak na salapi at tulungan mo ko na maahon sa kahirapan or lahat ng aking mga kamalasan ay mataboy, ma-throw away sa malayo at lahat ng mga swerte ay dumating sa akin. Yan, ganun po lagi nyo i-wish, bahala na po kayo sa mga i-wish nyo pa. Basta yung pase ang lagi-lagi ko mga wini-wish pagkaloban ako ng maraming blessings sa aking buhay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyo lahat. Ang mga sinishare ko po sa inyo ay base sa aking mga karanasan. At nakita nyo naman po ang mga sinishare ko po sa inyo na yung kagaya na aming tahanan. Talagang sinalubong ko ngayon darating na 2020 at talaga namang gusto kong maganap sa amin ay lahat ng mga pangarap ko ay matupad sa aming buhay. Kumbaga, sa ngayon ay kumbaga patikim pa lang ng mga pampaswerte. At lalo-lalo na sa darating na 2020 ay lahat ng mga naisin or lahat ng mga... Kaya lamang pala, pag ganyan, bising-bisi ka, ang pinakakulang naman sa'yo ay oras. Pero pwede na rin yun. Basta ang importante ay bising-bisi ka at kung yung mga pangangailangan mo ay kaya mo nang suportahan ang mga pangangailangan lalo-lalo na ng ating mga anak at mabibili na natin yung mga nais po natin. I-try nyo pong gawin yung mga ritual na aking pong tinuturo sa inyo at ito po ay napaka-epektibo. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!